Di ko maintindihan kung bakit ganoon na lang ang init ng dugo ni Tito Jonas sa mga bikimon, sa mga malalambot at sa mga tago. Hindi maganda ang pakikitungo niya, lalong-lalo na sa mga ladlad talaga. Sa mga silahis naman, sa sobrang pagkailang nito, para bagang ang laging reaksyon niya ay merong nakatabi sa kanyang asong mangangagat. Tito Makoy, itago mo po ako sa pangalang Rendon. Lalaki ako pero gaya ng ibang lalaki, kahit sa ang sulok, siwa, harapan, likuran, kanan, kaliwa, paa, ulo, pwede mo akong isalpak. Kung sarap ng katawan ang pag-uusapan, lalong-lalo na kung sasabayan pa ng bayad, sino ba naman ako para humindi sa datong? Kailangan ko ang datong. Madalas akong kinukuha sa mga shower party bilang entertainer. Hindi kasi sa pagmamayabang, may itsura naman ako. Ito ang racket ko habang nag-aaral sa college, bagamat ang mga magulang ko ang nagpapaaral sa akin. Pero para may sarili akong allowance na hindi na umaasa pa sa mga magulang ko, ito ang racket ko. Hindi alam ng mga magulang ko ang totoong ginagawa ko. Marahil Tito Makoy may naririnig sila tungkol sa akin, hindi umiimik o ewan ko lang po. Ang alam ko kasi Tito Makoy, basta hindi kami nagnanakaw, nandudukot o kahit anong klaseng gawaing labag sa batas at nakakatapak ng kapwa-tao, wala itong problema sa mga magulang ko. Ito ang mahigpit na babala nila sa amin. Huwag na huwag kaming gagawa ng masama laban sa kapwa o labag sa batas. Kung sakali man, bahala kami sa buhay namin, hindi nila kami tutubusin o kukonsentihin. Mag-isa kaming mabubulok sa bilangguan. Ang isa pa kasi Tito Makoy, kilala rin ako dito sa aming lugar bilang isang lokal na modelo. Modelo ako ng mga designers dito sa amin, mga local designers. Marahil, yan talaga ang pagkakaalam ng mga magulang ko ang aking pagmomodelo. Meron akong kaibigan na kapwa ko rin modelo, siya si Coronel. Pareho kami ng trabaho at racket. Pareho ang mundong ginagalawan namin kaya naging malapit kaming magkaibigan ni Coronel. Pero balik tayo kay Tito Jonas. Si Tito Jonas, Tito Makoy ay malayong kamag-anak ng mga magulang ko pero kapitbahay namin. Mula pagkabata, kasalamuha ko na siya. Matanda siya sa akin ng siguro mga 15 o 16 na taon. Malapit din ako ng kaunti sa kanya, lalo na nang lumaki ako at naging binata. Subalit paminsan-minsan, nagtatalo rin kami, lalong-lalo na kung bisita kong bading ang pinapakitaan niya ng hindi maganda. Dati-rati ang pagtatalo namin ay madali ring naaayos, hindi lumalala. Kaya walang nananatiling samaan ng loob sa pagitan naming dalawa. Nagdiwang ako ng aking kaarawan, dumating ang ilang tropa ang inimbita ko. Mga babae, lalaki at kasama ang isang bading na tinatawag naming Gloria. Kasi Gloria Diaz daw ang kanyang ganda pero ang tawag naman namin sa kanya ay Gloria La Bandera. Kasi Tito Makoy, maitim at ang lalaki ng mga binti ni Gloria La Bandera. Nagkakatuwaan ang tropa, dumating itong si Tito Jonas. Sa tingin ko lasing na kasi kitang-kita ko sa kanyang kilos at sa kanyang mukha. Bilang bisita rin na dumating sa bahay, pinaupo ko siya sa table naming magkakaibigan kasi meron pa namang bakanting isang upuan. Tropa ko lang naman kasi ang bisita ko talaga. Umupo itong si Tito Jonas at ipinakilala ko siya sa mga kaibigan ko. Oh, mga tropa peeps, ito pala ang Tito Jonas ko. Sa kanya nagmana ang kagwapuhan ko. Yan ang pabirong wika ko sa tropa namin. Ay, magandang gabi po, bati naman at pagbibigay galang ng mga kaibigan ko. Si Tito Jonas hindi kaagad umimik, tiningnan muna isa-isa ang mga kaharap niya sa mesa.
Pagkatapos nagsalita ito, "Magandang gabi rin sa inyo." Yan ang kanyang sagot sa mga kaibigan ko. Umiinom kaming magtutropa noon, pero kami lang ni Coronel ang nagpapasahan ng baso sa pagtagay. Ang mga babae kasi, Tito Makoy, San Miglite ang iniinom nila. Kanya-kanyang buti ang hawak, kasama na rin si Gloria Labandera. Ang napansin ko nga pala kay Gloria Labandera, mula nang dumating si Tito Jonas at umupo sa harapan nila, halos nakadikit na ang mga mata nito sa katitingin kay Tito Jonas. Kasi nga, Tito Makoy, gwapo rin naman talaga ang Tito Jonas ko. Nagsalita ang isa sa mga babaeng kaibigan ko. "Tito Jonas, ang gwapo niyo raw po," sabi ni Gloria Labandera. "Napakaswerte raw ng asawa mo o girlfriend mo. Sana nga raw all, katulad mo ang mga syuta ng lahat." Yan ang wika ng kaibigan ko kay Tito Jonas. Biglang nagalit itong si Tito Jonas. "Tumigil ka diyang bakla ka. Huwag mo akong madadaan sa mga ganyang pananalita kasi baka tamaan ka sa akin. Bakit ba lalaki ka gusto mo ring tumikim ng lalaki rin? Baliw ba kayong mga bakla? Bakit kayo magnanais ng isang bagay na meron din kayo kaya tumigil ka dyan kung ayaw mong tamaan ka sa akin? Hindi mo ako madadala sa mga ganyang buladas. Umayos ka." Yan ang wika ni Tito Jonas na biglang nagalit sa pagbibiro ng mga kaibigan ko. Tuloy, natakot at natamimi itong si Gloria Labandera maging ang mga kaibigan kong babae. "Tito naman, huwag niya naman pong pagalitan ang mga bisita ko. Mga kaibigan ko yan, mababait sila at sila ang tunay na mga kaibigan ko." Yan ang wika ko kay Tito Jonas na mahinahon. "Tumigil ka nga dyan rin doon. Alam mo namang ayaw na ayaw ko sa mga baliw na mga bakla. Baka naman ganyan ka na rin. Nako, tatamaan ka talaga sa akin rin doon." Yan ang sagot niya sa akin, Tito Makoy, na medyo tumataas na ng kaunti ang boses. Lalong natakot na ang mga kaibigan ko at napahiya ang mga ito. Ako naman napahiya rin sa inaasal ngayon ni Tito Jonas, pero para hindi tumaas at uminit ang tensyon, inakbayan ko siya, Tito Makoy, at sa mababang boses na pananalita, "Tito Jonas, ina-appreciate lang naman ni Gloria Labandera ang lahi natin. Lahi tayo ng mga gwapo. Yan ang sinasabi niya sa iyo. Wala namang ibig sabihin yun. Saka huwag kang mag-alala, Tito Jonas. Yan si Gloria Labandera, my boyfriend yan. Lalaking lalaki, matigas na matigas, tall and dark." Yan ang wika ko kay Tito Jonas. "Tama po, Tito. May boyfriend itong si Gloria Labandera. Matigas, maitim at magaling manghuli ng talangka sa kahit saang ilog at sapa." Yan, Tito Makoy, ang bero ng mga kaibigan ko na nagtatawanan na. Tawanan kaming lahat, nawala ang tensyon. "Hoy mga charot kayo dyan, talaga naman, hindi ko ipapatalits ang boyfriend ko, matigas talaga siya." Yan, Tito Makoy, ang sabad ni Gloria Labandera na sumasakay sa kulitan naming magkakaibigan. Subalit si Tito Jonas, kahit na anong ingay ng aming tawanan, hindi talaga ngumingiti. Tinitigan niya si Gloria Labandera ng matalim. Tapos, tumayo siya at umalis na. "Bakla! Nakakabwisit!" Yan ang wika niya habang papalayo sa amin. Tahimik lang kaming lahat na magkakaibigan, hindi na namin iyon pinatulan. Alam mo, Tito Makoy, laging ganoon si Tito Jonas. Galit at laging masama ang pakikitungo sa mga bekemon, kahit na wala namang ginagawang masama sa kanya. Natatandaan ko rin noon na madalas niyang sinasabi sa akin na lahi raw namin ang mga gwapings, kaya huwag sasayangin ang aming pagiging gwaping lalaki at walang bakla sa pamilya namin. Pero Tito Makoy, ang
Ipinagtataka ko kay Tito Jonas kasi magka-40 na ito, hindi pa rin nag-aasawa. Marahil dala nga sa pagiging sugarol nito, sino ba naman ang magkakamaling babaeng gugustuhin mag-asawa sa isang sugarol, isang sabongero? Meron siyang isang kaibigan, kapareho niya sabongero rin. Siya si Sagir. Ang dalawa, Tito Makoy, pag nag-uusap, hindi mo masasakyan kasi lahat tungkol sa pagsasabong, lahat tungkol sa mga manok na panabong. Palibhasa nga, pareho ang kanilang bisyo kaya naging matalik na magkaibigan si Tito Jonas at si Sagir. Ganoon pa man, palaisipan pa rin sa akin ang pagiging mainit ng kanyang dugo sa mga bikimon. Isang hapon na padaan sa bahay itong si Coronel, akay-akay ang kanyang bisikleta. "Pre, pahiram naman ang tyrants mo, nasira ang bike ko." "Malas nga eh, ang sarap magbisikleta pero heto, nasira ang bike ko." Yan ang wika sa akin ni Coronel na nagbibisikleta pala noong hapong iyon. Pero tumirik ang kanyang bisikleta kaya akay-akay niya papunta sa bahay. Wala akong tyrants o kaya pliers man lang, pero si Tito Jonas alam kong meron siya ng mga ganoong gamit. Kaya pinuntahan namin ni Coronel si Tito Jonas sa kanilang bahay. Alam ko Tito Makoy naroon si Tito Jonas kasi umaga pa nakita ko na silang nagiinuman ng kanyang kaibigang si Sagir. Hihiram kami ng tyrants o kaya pliers. Pagdating namin sa bahay ni Tito Jonas, malakas ang music sa sala ng kanyang bahay. Pero sarado ang pinto nito. "Tito Jonas! Tito Jonas! Tito Jonas, tao po!" Yan ang ilang beses na tawag ko kay Tito Jonas pero walang sumasagot at malakas nakakabingi ang music sa loob ng kanyang bahay. Alam na alam kong nandoon siya, pero nagtataka ako kung bakit walang sumasagot. Pumunta ako sa bahagi ng kanyang silid para silipin ang loob ng bahay. Kasi ang pumasok sa isip ko, baka meron ng masamang nangyayari sa kanya. Si Tito Jonas kasi mag-isang nakatira sa kanyang bahay, patay na pareho ang mga magulang nito. Ang mga kapatid niya naman may kanya-kanya na ring pamilya at nakatira sa ibang lugar. Nababahala ako kasi baka kung anong masamang nangyayari o nangyari sa kanya. Ang bahay ni Tito Jonas ay half concrete, media kung tawagin ito sa amin. Ang dingding niya ay gawa sa marine plywood, pero ang kalahati nito ay simentado. Mula sa isang maliit na butas ng dingding, sumilip ako para makita si Tito Jonas. Pero nagulantang ako sa aking nasilip. Si Tito Jonas at ang kaibigan niyang si Sagir, nasa higaan, pareho sila nakahubo at nasa kasarapan ng kanilang pribadong oras. Sinanyasan ko Tito Makoy itong si Coronel na lumapit sa akin at silipin ang nasa loob. Nanlaki rin ang kanyang mga mata sa kanyang nakikita. Sa maliit na butas na iyon ng dingding, pinilit namin ni Coronel na magkasabay na sumisilip. Nagkatinginan kaming dalawa, kitang-kita namin na nagniniig nga ang magkaibigan. Madiing halikan at higpit ng yakapan ang ginagawa ng dalawa sa loob ng silid. Wala silang kamalay-malay na nakikita namin ang kanilang ginagawa. Tapos itong si Tito Jonas, nakita ko, bumaba ang kanyang mukha patungo sa flagpole ng sandatahang lakas ni Sagir. Lalong nanlaki ang mga mata ko nang nagkaraoke si Tito Jonas. Ninanamnam niya ang high quality ng mahaba at malaking microphone ni Sagir. Nakikita ko rin sa kanyang mga mata na namumungay ito habang kumakanta. Wari ko nasisihan siyang labis sa kanta. Si Sagir naman, hindi malaman kung ano ang gagawin, dala ng labis na kasiyahang hatid ng ginagawa ni Tito Jonas. Bumalik muli si Tito Jonas sa mukha ni Sagir. Humalik ito sa labi ni Sagir at nagkagat-kagatan pa ang dalawa. Bumalikwas itong si Sagir at siya naman ang gumagawa ngayon. Nagkakaraoke din. Nagpalitan sila ng pagkanta. Si Tito Jonas na ngayon ay parang kabayong
nagdadadamba sa ginagawa sa kanya ni Sagir, papikit-pikit pa ang mga mata nito. Sa aming tahimik na panunood sa dalawa, naririnig ko na tuloy ang parehong malakas na hininga namin ni Coronel. Kasi Tito Makoy, pareho kami kinakabahan ng husto habang sumisilip. Ganoon pala nakakatakot at nakakatense ang manilip ka. Hanggang sa nakita namin na tumigil na sa pagkanta si Sagir, dumagan ito kay Tito Jonas. Magkayakap ang dalawa at parang dalawang manok na panabong na nagsasagupaan sa ere. Sa galaw ng dalawa, naririnig ko na tuloy ang tunog ng higaan hanggang sa napasigaw pareho ang dalawa habang mahigpit na mahigpit ang pagkakayakap nila sa bawat isa. Natapos na ang dalawa. Kitang-kita ko ang tanda ng pagtatapos sa katawan ni Tito Jonas. Kahit nakarating na sila pareho ay patuloy pa itong magkayakap at naghahalikan. Kami naman Tito Makoy ni Coronel, dahan-dahan nang umaatras at umaalis. Nang makalayo kami sa bahay ni Tito Jonas, saka kami patakbong bumalik sa bahay namin. Kasi hindi kami pwedeng makita ni Tito Jonas na galing sa bahay niya. At pagdating namin sa bahay, wala kaming inimik ni Coronel, nagtitinginan lang at nagngingitian. Hindi makapaniwala at biglang-bigla kami sa aming natuklasan. Dahil nga Tito Makoy, parang pareho kaming dalawa nasa state of shock. Nagaya itong si Coronel na maglakad-lakad daw kami pauwi sa kanilang bahay. Ginawa nga namin ang paglalakad patungo sa kanilang bahay. Medyo may kalayuan ito pero nagawa naming lakarin iyon. Akay-akay niya ang kanyang bisikleta. Pagdating namin sa bahay ni Coronel, wala rin pala ang kanyang mga magulang at kapatid. Pumunta ito sa ibang bayan sa mga magulang ng kanyang nanay. Naglabas ang kaibigan kong si Coronel ng inumin. Uminom kami. Noong nakailang tagay na kami Tito Makoy, sakalang kami nakapagsalita tungkol sa aming nasaksihan. Alam mo pre, talagang hindi ko talaga lubos maisip na kaya pala ganoon na lang ang galit ng tiyuhin mo sa mga bekemon. Yan ang paulit-ulit na wika sa akin ni Coronel. Oo nga rin pre, hindi ko talaga akalain na ganoon. Yan ang sagot ko naman. Palibasa, kaming dalawa ni Coronel ay pareho exposed sa mga ganitong gawain ng pareho lalaki. Bagamat hindi namin ito ginagawa, pero noong malasing kami, si Coronel ang gumawa ng unang hakbang. Sa unang pagkakataon Tito Makoy, ginawa naming dalawa ang aming pribadong oras. Walang pag-aalinlangan sa bawat isa kasi nagkakaintindihan kami. Masaya ring natapos namin ang aming ginawang pribadong tagpo. Birthday ng nanay ko, naghanda sa bahay, inimbita ko muli ang aking tropa. Sa ikalawang pagkakataon, muling nakaharap namin si Tito Jonas. Dahil na rin sa pagyayaya ko sa kanya na makijaming sa amin. Ito naman kasing si Gloria Labandera, naglalandi na naman na pabiro. Tito, alam mo, crush talaga kita, ang gwapo mo. Yan ang wika ni Gloria Labandera. Akala niya siguro hindi na tulad ng dati kasi ngayon, hindi naman lasing at wala pang nainom itong si Tito Jonas. Pero mali ang akala ni Gloria Labandera kasi nagalit si Tito Jonas sa kanyang pagbibiro. Umayos ka diyang bakla ka. Baka tamaan ka na talaga sa akin ngayon. Yan ang wika ni Tito Jonas na pikon na pikon. Tito Jonas naman, mga bisita ko po yan. Yan ang sabad ko sa kanya. Isa ka pa rin doon. Tumigil ka rin dyan. Palibasa, pareho kayo bakla. Bakla ka rin doon. Bakla! Yan ang pasigaw sa akin ni Tito Jonas. Tito Jonas naman, dahan-dahan po kayo ng pananalita dyan. Nambabastos ka ng mga bisita ko. Yan ang medyo tumataas na rin boses ko Tito Makoy sa pagtatanggol ko sa mga bisita ko. Tuloy ang mga nasa bahay ay naalarma sa tensyong nagaganap sa aming dalawa ni Tito Jonas. At akmang sasampalin ako ni Tito Jonas pero sinalag ko ito Tito Makoy. Sige Tito Jonas,
Subukan mo lang na ilapat ang kamay mo sa katawan ko para makita mo kung paano ako mawalan ng respeto sa iyo. Yan, Tito Makoy, ang babala ko kay Tito Jonas. Langhiya, aminin mo na nga rin doon. Kadiri ka rin bakla. Bakla! Bakla ka rin doon! Yan, Tito Makoy, ang sigaw sa akin ni Tito Jonas. Tuluyan na akong napahiya sa aking mga bisita. Ah, ganoon, Tito Jonas. Para sabihin ko sa iyo, huwag kang magmalinis dyan. Ikaw ang bakla. Bakla ka, Tito Jonas. Yan, Tito Makoy, ang sigaw ko na rin sa kanya. At sa muli, akmang susuntukin niya ako pero nasalag ko na naman muli ito. Nagsisigawan na ang ilang tao sa loob ng bahay namin. Umatras ako ng kaunti, Tito Makoy, at sabay nagsalita. Alam mo, baklang, Tito Jonas, para sabihin ko sa iyo, kitang kita kita, kitang kita ng dalawa kong mata kung ano ang ginagawa niyong dalawa ng kaibigan niyong si Sagir noong isang hapon. Nagkaraoke ka. Sarap na sarap ka sa pagkakaraoke. O ano, Tito Jonas, nabigla ka? Nabigla ka dahil natuklasan ko? Meron akong kasamang nakakita. Gusto mo, tanungin ko pa siya. Huwag kang magmamalinis dyan, baklang Jonas. Yan na, Tito Makoy, ang malakas na pananalita ko kay Tito Jonas. Habang nagsasalita ako, Tito Makoy, alam mo ba, tiningnan ko si Tito Jonas. Biglang-bigla siya sa narinig sa akin. Hindi ito makaimik. At ang mga tao namang nasa bahay, nagulat din sa sinabi ko. Nagbubulungan na ang mga marites. Si Tito Jonas namutlang bigla. Umalis ito na walang imik. Alam ko, Tito Makoy, nabigla siya sa sinabi kong nakita ko sila ng kanyang kaibigang si Sagir. Alam mo po, wala naman akong plano talagang ilabas iyon. Pero napikon lang ako sa kanyang ginagawa, sa pambabastos niya sa bahay namin at sa mga bisita ko. Tuloy na bunyag ngayon ang kanyang tinatagong lihim na lihim talaga. Mabilis na kumalat ang chismis sa lugar namin tungkol sa aking natuklasan kay Tito Jonas. Ilang linggong hindi ito gaanong naglalabas dahil sa sobrang kahihiyang nararamdaman niya. Alam niyo po, Tito Makoy, nakaramdam din ako ng awa at pagsisisi ng kaunti sa nagawa kong pagbubulgar sa sekreto ni Tito Jonas. Makalipas ang ilang araw na wala na ang galit ko at hindi na mainit ang aking dugo sa nangyari. Naaawa rin talaga ako sa kanya. Hindi sana mangyayari iyon kung hindi niya binastos at hindi niya ako pinahiya sa harap ng mga tao doon sa bahay namin. Pero wala na akong magagawa kasi naroon na, nabulgar na ang hindi dapat mabulgar sa mga tao. At makalipas pa ang ilang buwan, umalis si Tito Jonas sa lugar namin. Hindi na siya bumalik hanggang ngayon. Yung huling balita na narinig ko, nasa Rizal yata. Pero hindi iyon sigurado at hindi ko nga alam talaga. Tito Makoy, sa kwentong ito ni Tito Jonas, dito napatunayan ko na totoo pala ang aking nabasa sa isang article na naipublish sa isang newspaper at sa internet. Ito'y isang research ng isang pamantasan sa Amerika na nagsasabing ang mga lalaki na hindi komportable pag mayroong bakla sa kanilang harapan o malapit sa kanila, o kaya yung mga lalaking mainit ang dugo sa mga bakla, ay bakla rin talaga ang mga iyan. Hindi nga lang sila makapaglabas ng kanilang tunay na pagkatao. Hanggang dito na lang po, Tito Makoy, ang aking kwento. Sana magustuhan ng iyong mga tagapakinig. Lubos na gumagalang, Rindon. Maraming salamat, Rindon, sa pagbabahagi mo ng iyong kwento. Nabasa ko rin yung sinasabi mong article na yon tungkol sa mga lalaking hindi komportable sa mga bakla sa mga binabae. Sa muli, maraming salamat. Ingat kayong palagi. Mga kaibigan, kung meron po kayong kwentong nais na ibahagi, ipadala lang sa aking email, titomarcos@yahoo.com at titomarcos@gmail.com. Maraming salamat po.